Kahit pasabihin tinibag ni WBC World Featherweight Champion Mark Magnifico Magsayo ang longest reigning world champion na si Gary Russell Jr. nitong Enero, tila wala pa rin bilib sa ating pambato ang nakararami sapagkat sa kanyang nalalapit na first world title defense kontra kay Ray Vargas na isa ring undefeated at dating world champion sa super bantamweight division. Bahagyang liyamado po mga amigos ang challenger sa inilabas na betting odds ng BetMGM. Ang lagay po mga amigos, plus 100 underdog ang ating kababayan, habang minus 115 favorite naman ang Mexican challenger. Ibig sabihin po niyan mga amigos, ang pustamong $100 kay Mark Magsayo ay tatama din ang $100. Habang kay Ray Vargas naman po mga amigos, kinakailangan mong pumusta ng $115 para lang tumama ng $100. Ano kaya ang nakikita ng mga odds maker kung bakit paboritong manalo sa bakbakang ito si Ray Vargas? Well, ayon sa mga nabasa ko mga amigo sa mga boxing forums, social media, itinuturing ang last two fights ni Mark Magsayo na isa lamang swerte. Matatandaan yung panalo nga po ni Mark Magnifico Magsayo na majority decision kontra kay Gary Russell Jr. nitong Enero. Bago pa man sumampa sa ibabaw ng lona si Gary Russell Jr. ay nagpakalat na nga po ito ng balita na keso hindi nga daw po siya 100% at meron siyang iniindang injury. Habang yung naging laban naman po ni Mark Magsayo kay Julio Ceja noong nakaraang taon ng Agosto. Nakalalamang nga po sa tatlong hurado itong si Julio Ceja sa score na 86-83, 86-83 at 87-82 bago naka-score ng knockout si Mark Magsayo noong round 10. Kaya sinasabi ng ilan mga amigos na kung hindi lang naka-score ng knockout si Magsayo kay Julio Ceja, malamang sa malamang na natalo nga po sa laban na yon si Mark Magsayo. Isama na rin natin dyan mga amigos yung naging laban ni Mark Magsayo noong 2020 kay Rigoberto Hermosillo. Split decision lang din yung naging panalo dyan ni Mark Magsayo. Kaya naman sa aking palagay mga amigos, ito yung mga laban na pinagbasehan ng mga odds maker kaya't pinapaboran nilang mananalo sa laban si Ray Vargas kontra kay Mark Magsayo. Bagamat 2016 pa po huling nanalo ng knockout itong si Ray Vargas, pero sa kanyang huling limang laban mga amigos ay pawang malalaki ang kanyang kalamangan sa kanyang mga naging kalaban. Sa madaling salita mga amigos, hindi matatawag na swertihan lang.